Tuluyan ang naisa batas ang panukalang SIM card registration matapos lagdaan ni Pangulong Marcos. Sa ilalim po ng batas, deactivated ang mabibiling SIM card at magagamit lang kung irerehistro ng cellphone user. Kailangan ding iperehistro ang mga existing SIM card na automatikong made deactivate. Kung hindi, may rerehistro sa loob ng 180 araw matapos maisa batas ang panukala. Kabilang sa irerehistro ang pangalan at address ng cellphone user, habang ang mga magulang o guardian ang magpaparehistro para sa mga menor de edad at mapaparusahan naman ang sinumang magbibigay ng mali o peking impormasyon at dokumento sa pagrehistro ng SIM card. Truly, the legislation is going to be welcomed by many of our people, especially now with reports of the commission of various crimes using mobile phones, including proliferation of text scams and spam. Indeed, with the signing of this law, we set the important tone that it is our national policy to ensure that technology shall only be used to improve our people's lives. Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi sapat ang SIM Card Registration Act para mahinto ang mga insidente ng text scam. At least ngayon, meron na tayo magiging lead kung merong nangyaring scam, spam o krimen. Hindi siya solution. Hindi nito mapipigil ang scam, hindi nito mapipigil ang spam. Pero makakatulong itong mabawasan yung mga spam. Ang nangyayari kasi ngayon, pag tin-raise mo, kung sinong nang scam sa'yo, dead end. Wala ka na. Kasi 25 lang, makakabili ka na ng SIM card. Tatapon mo lang yun. Wala na. Wala na, hindi mo na matitrace. Again, hindi ito makakasolve sa problema ng scamming and spamming, pero makakatulong itong mabawasan. Si Manila Bulletin Tech Editor Art Samaniego.